Tahan. Habis sabar. Oke, habis sabar. Yesing sabar ayo. Yes, amen. Amen. Gusto ko rin mag-share sa inyo yung aking naranasan kasi dito rin ako ng bago sa aking buhay. Kwento ko, gusto niyo ng kwento ng buhay ko? Well, wag mo na. Ang first time ko rin sa Voice of Youth namin sa... Nagkamali ko sana, Pastor. Voice of Youth doon sa Tarnate. Doon ko talaga din na yung karakter ko, yung aking buhay na bago. Dahil marami ako natutunan doon. Isa, yung sa pag-visitation sa mga bahay-bahay na marami ang taong nangangailangan sa atin, sa bawat isa sa atin. Na lalo na po sa katotohanan at encouragement na kailangan sa kanila. Yun, hindi ko rin malilimutan na yung sinasabi ng pastor doon na ano bang kaya mo i-sacrifice para sa Panginoon? Ang tanong, ano bang kaya mo i-sacrifice para sa Panginoon? Yun ang na-realize ko sa aking sarili na sabi ko, wala talaga akong magagawa. Wala akong may sacrifice, wala akong magpapamalaki sa Panginoon. Sa alam natin na yung sacrifice niya sa Kalbaryo. Yung sacrifice niya na nagpapago sa cross. Na-realize ko yun sa aking buhay pa. Ano kaya ang magagawa ko sa Panginoon para i-response ko yung kanyang pag-sacrifice sa cross para sa aking kasalanan? Ayun ang naging daan din sa aking buhay ng bakit naging nasik ako sa ministry. Dahil marami ako na-realize ko sa aking sarili na yung hindi pa ako 70 Adventist na ako nanghanap din ng katotohanan, nauuhaw na nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng encouragement sa buhay ko. Napagminsan na parang sabihin ko na hindi ko na kaya. Sabihin ko na mayroon pa bang Diyos na nagmamahal sa akin. Na sa time na ikaw ay nalulungkot, naranasan mo na ikaw ay talagang hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Pero nang yun na-realize ko na kailangan ko rin i-sacrifice ng aking sarili pag-ministry sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon na ako ay kinukomit ko rin ng sarili ko na habang na ako ay may panahon na makasali sa Voice of Youth o sa anumang ministry, isasama ako sapagkat ibabalik ko rin yung sacrifice ng Panginoon sa bawat isa. Alam natin sa bawat isa sa atin ay nagpapago ang ating Panginoon sa ating mga kasalanan na upang tayo ay ligtas. At nandun ko rin na realize ang mga bagay na bawat isa sa atin ay mahalaga. Dahil marami ang tao, marami ang nangailangan sa inyo, sa inyong mga minsahin, sa inyong mga gawa, sa inyong life na nanahinawakan ngayon bilang 70 Adventist. I know mahirap gumawa sa gawain, pero doon mo rin maranasan ang kasiyahan at kagalakan, na tunay na kagalakan na hindi mo maranasan sa buong buhay mo sa paggagawa sa Panginoon. Kaya hanggang na yun, natapos ang Voice of Youth namin doon, talagang nabiblis ako na hanggat ngayon, 10 years, 10 Voice of Youth na ako nakasali. Tama? 10 na Voice of Youth na ako nakasali. Every summer, ay even kami ay, actually, kami ay working student. Pero ginagawa namin yun, sinasacrifice talaga ang work. Hanggang ngayon nga, wala rin, hindi ako naka-enroll dahil sinasacrifice. Amen! Amen!
kasi nalagawa ko, ayaw nasasaktan din pagminsan, no? So, parang tinatanong ko pa, hindi naman. masaya ako. Kasi pagminsan pumapasok sa isip ko, bakit ka nalulungkot? Na sapagkat ng Diyos ay nandyan sa iyo. Kahit anong mga suliranin sa buhay mo, kahit anong pagsubok dumating sa buhay mo, sana inspired din sa inyo ito, na hindi kayo mag-give up, na i-bid sa sacrifice niyo, na hindi kayo maka-enroll, di ba? Sana masaya rin kayo, darating ang time na marami kayong mga struggle sa buhay, pero nandun pa rin yung kasiyahan na mararamdaman niyo. Ayan. And then, yung, ito na lang, last na lang ha, baka mainip kayo. Ito sa, sama po kami sa Batangas, ni Shim at saka ni Adrian Luso. Yun, nang starting nung namin ng Boys of Youth doon, talagang naghahanap kami ng venue kung saan kami mag-proceed. Dahil yung time din na nun, umuulan. At yung venue namin ay wala siyang wala siyang ano yun? Yung bubong. Yung bubong. Kaya naghahanap kami kung saan talaga. Ang yun, decision nila Shim na lilipat na lang tayo kasi umuulan. Pero sabi ko, sige lang, tuloy mo lang kasi baka tinatakot lang din tayo. Sa mamaya o bukas, mawalan na yan. Makatuloy pa rin tayo. Basta yung venue natin nandito na para hindi tayo mahirapan. Yun, talagang pinagpala naman ng Panginoon dahil hindi siya umulan hanggat na matapos yung proceed namin ng gabi. Ng gabi ng starting namin, kasi starting namin yung natatakot sila. Baka umulan, hindi matutuloy yung proceed natin. Kaya sabi ko na, sige tuloy lang natin. Baka mawala na yung ulan at hindi na siya matuloy. Yun, sa wakas naman, talagang hindi talaga rin umulan at patuloy yung aming proceed. Yun, hanggang nasa umaga din, meron po kami Cherubics ba? 5:30, 6. Andun yun nga sabi ni Shim na pinapagalitan kami doon dahil ako nga nakaharap. Tinatanong pa ako na, sino ba yung pinapaalaman ninyo dito? Hindi ba ninyo alam na private daw yung, kasi ano yun eh, subdivision. Kaya hindi basta-basta kahit sabi pa nga niya, sino bang congressman, sino bang mayor dyan? Sino bang konsyerno nagpapasok sa inyo dito na hindi pa napahalan sa amin? Sabi ko, patay siya. Natakot ako siya, ha? Ano ba katanggalin tayo dito? Kaya yung sinabi ko kay Shim at sinanahapan kami ng permit, saan ba yung permit nyo? Tapos sinahanap ko rin si Shim, Shim, permit daw natin sana. Tinatawag ko Shim, kinausap naman ni Shim at mayroon naman kami yung permit din. Ayun, unti-unti naman na wala din siya ng kanyang galit. Na naubasan din ako na anuhan din siya. Nahimasmasan. Diba? Nahimasmasan din siya. And then, patuloy kami ng nag-start na lang kami ng mga proceed, tapos visitation, and then, tatlong beses na po kami nag-start ng aming proceed gabi-gabi. And then, kasi yung upuan namin, nililipat namin dun sa malayo. Malayo din ibayo. Binubuhat namin bawat gabi-gabi. Parang gabi-gabi. Tapos, umbayad din talaga ng konsihal. Kasi kahit siya, nagbubuhat din ang upuan at tumisa. Kasi konsihal, dapat silang mag-tuturo-turo. Pero siya nagbubuhat, gabi-gabi rin, tumutulong din talaga siya. Yun. And then yun nga. Tapos tatlong beses na lang kami ng kusid ng gabi. Yung sa kapitbahay, mayroon siyang kaibigan yung nilalagyan namin ng upuan doon namin iniiwan. Doon namin iniiwan at mayroon siyang kaibigan ng kapitbahay lang ng aming kinukrusidan. Tatlong beses na yon ang krusid namin tapos
siya rin ay naawa, sabi niya, naawa na ako sa inyo dahil ang layo pa ng binubuhat niyo. Dapat kahit sa malapit lang, okay na yun. And yun, tinuturo kami doon sa malapit lang doon sa kinapresidente namin. Tapos siya ay, yun pala yung kaibigan din niya na yun, talagang inihintay din pala kami na mabisit man lang sila. Mabisit lang man sila. Oh, sabi nga ng may-ari. Oh, talagang hinihiling namin na sana mayroong makadalaman sa inyo, sa amin. Dahil ito kasi ang story din siya sa buhay nila. Na sabi pa nga niya, responsable yung kanyang asawa. 1 minute, tapos na. Sige lang. Responsable yung kanilang mga asawa, dalawa sila. Talagang, nang pumunta kami doon, first time namin pag-atin ng upuan, umiiyak, nag-testimony. Sabagkat, ang mayroon siyang anak na nagkasakit nandun sa doktor, na yung kanyang asawa, lasing, at hindi pa niya binibigyan ng panggatas, pagkain, at support yung financial kahit nandun sa doktor. Kaya, nang nag-testimony siya, iyak nang iyak siya. Sabi pa, kuya ninyo, ano bang aming gagawin? Gusto ko na sanang magpakamatay sabagkat hindi ko na kaya. Dahil yung asawa ko ay hindi man lang tumutulong sa amin. Alam, kahit na alam niya na mayroon siyang anak na nagkakasakit pero hindi niya tinutulungan. Hindi kami binibigyan ng aming pangailangan. Kaya siya umiyak na iyak sa akin. Siya sabi niya, kuya ninyo, ano ba ang magagawa? Kuya ninyo, ano ba ang aming gagawin? Ang sinasabi ko rin, wala po akong magagawa din sa inyo kasi. Ang aming lagi para panalangin na lang ko kayo kasi wala na akong magagawa sa inyo. Kasi nagiging na guys. Sabi ko, okay lang kung talaga ka kasi lang kung mapan. Nalulungkot din ako kasi sa kalagayan ba naman, sino ba naman di, tapos ikaw na sa harapan na nangahingi ng tulong, di ba? Kaya sabi ko na lang, panalangin na lang talaga natin, wala akong magagawa sa inyo kundi ihiling na lang natin sa Panginoon. And then pagkatapos doon, siya ay talagang natutuwa at dumadalo rin sa amin. Kahit yun ng Sabat, sumasama rin sa amin sa simbahan. Yun, at nag-testimony sila at umiiyak yung mga matanda na marami rin sila talagang natutunan sa amin. Na mayroon pa nga yung isang matanda na kayo lang ang nakabreak sa akin dahil even mga saksi ni Huba kahit anong religion hindi ko ini-entertain pero kayo na-entertain ko at nakapasok pa siya sa church. Kaya natatasdan ako doon na talagang marami ang nangangailangan sa bawat isa sa atin. And I hope na sana kayo din hindi ninyo sasayangin na kayo magbigay man ng mga tulong sa ating kapwa, lalo na sa nauuhaw na katotohanan. Kaya gusto kong i-share din sa inyo na sabi sa Bible na Isaiah, bago po ako umupo at bago po ako magtatapos, ubasahin po natin sa Isaiah 58:7. Hindi pakibukas sa inyo yung Bible. Verse 7. At dito ko rin na-realize na hindi lang ikaw okay, I will read. It is not to share your bread with an hunger, and that you bring to your house with four who are cast out.
When you see the naked, that you cover him and then hide yourself from your own place. You understand? And I hope ay naunawaan nyo. Yes. Hindi lang yung sarili mo. Hindi lang yung sarili natin, kundi yung iba rin ay atin din sila. Yun. At nasana, and ito yung ako, yung aking hamon sa inyo. Hamon sa bawat isa sa atin. Bilang isang Seventh Day Adventist, na kayo ang nagdadala ng ilaw, na kayo ang nagdadala ng katotohanan, na nag-aalam ng katotohanan. Yung hamon sa bawat isa sa atin. Na kung paano natin ma-i-share yung bread na ating nahinahawakan ang galing sa Panginoon. At magandang hapon po sa inyo lahat. Sana na-bless po kayo. God bless you.